mga friend, for today's video, gagawa tayo ng lumpianada. Ang una nating gagawin ay maglalaga tayo ng kamote. Gumamit ako dyan ng 2 pirasong kamote lang. Pagkatapos maluto ng ating kamote, itatabi lang natin ito para lumamig na siya. Tapos magigisa na tayo ng ating sibuyas. Pag pumulan na ang ating sibuyas, isunod na natin ang ating carrots at saka yung patatas. Gumamit ako dito ng 1 carrots tapos 1 patatas lang, pero malaki yung size nung sa patatas. Paghalo-haloin lang natin ito hanggang sa lumambot na at magkulay brown na ang itsura. Tapos, ayan na nga at okay na yung ating patatas at carrots. So, ilalagay na natin yung ating giniling. Gumamit lang kami dyan ng nasa lata, pero pwede ka naman gumamit ng fresh na giniling talaga. Marami dyan sa palengke or sa supermarket. Tapos, pag okay na siya, iluto lang natin ng konti yung giniling kasi yan, luto naman na siya. So, ang gagawin na lang, medyo halo-haloin lang, tapos lalagyan na natin ng pampalasa gaya ng asukal. Gumamit kami dyan ng 1 kutsarang asukal lang na wash. Tapos lalagyan namin ng 1 beef cubes. Tapos 1 sachet lang na oyster sauce. So bali yan lang yung pampalasa niya mga friends. So hindi na kayo mag-isip pa kung ano pa inalagay dyan. Kasi okay naman na yan. Siya timplado naman na yung giniling na nabili namin. Pag okay na ito, pwede na natin siyang itabi para lumamig, para pag nagbalo tayo mamaya, hindi na siya mainit at hindi masira yung ating wrapper. So ito na pala ang ating nilagang kamote kanina na tinabi. Malamig na siya, so kailangan na nating durugin para ihalo natin iyon mamaya sa ating lumpianada. Ayan, kailangan ganyan na yung itsura niya para mas masarap siya. Nakalimutan ko pala mga friend na naglaga pala kami ng 3 pirasong itlog dyan. Hindi ko na kanina na videoan eh, kaya ayan na lang. So ang gagawin yan, dudurugin din gaya ng ginawa sa kamote. Tapos lalagyan natin yan mamaya ng cheese. Hiwain din yung cheese na maliliit. Yan, gaya ng nasa ginagawa ng pamangkin ko. Hiwain lang natin yan. Tapos ihalo yan doon mamaya sa itlog. Gumamit kami niya ng keso, pero gusto yung gumamit ng Eden cheese, pwede rin, pero okay naman na yung keso. Hinalo-halo lang din yung itlog tsaka yung cheese dyan. Tapos ayan na ang ating mga ingredients. Yan yung ating itlog at cheese, tapos yung kamote, tapos yung ating nilutong giniling kanina na may carrots at patatas. So ayan mga friend, magbabalot na kami. So lahat naman tayo siguro marunong na magbalot ng wrapper, no? So ayun na nga mga friend, natapos na namin balutin lahat at napunin namin yung Tupperware. Kung napapansin nyo, naglalagay ako ng plastic dyan.
Ang purpose yan ay para hindi sila dumikit-dikit pag ilalagay mo na sa freezer. Para maganda pa rin ang itsura niya pag naprito mo na. Ang pangit naman kasi pag nasira-sira na, parang ayaw mo nang kainin. So, nag-try kami ng 4 na piraso, tag 2 kami. So, ang sarap talaga. Subukan niyo mga friend. Please subscribe my YouTube channel. Thank you!